Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan, loob mga sala ko'y iyong inisin ayon sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't sipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa araw na ito, pinalalalim natin ang ating pagninilay sa kabutihan at malasakit ng Diyos Ama. At naway sa pagninilay na ito, makita natin ang tawag na magpakabuti sapagkat sa atin mismo, sa atin mang mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakamali, ang Diyos ay patuloy na hinahanap tayo, patuloy na binibiyayaan tayo, patuloy na tinitipon at tinatawag tayo patungo sa Kanya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina na sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin. Mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't manalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila ay dinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking kamtan, ikaw ang aking Diyos na tapat na tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. At sa muusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa 2 anak na ito ang katapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kaniyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Nabubuhay ba tayo sa kabutihan at pagsisilbi sa kapwa? Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay para bang tinatawag at pinaaalalahanan tayo sa kung sino dapat tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Sa unang pagbasa, nakita natin si Propeta Jeremias na sa harap ng Diyos ay naninikluhod. Kinikilala ang kapangyarihan niya. Dinudulog ang kanyang panalangin upang patawarin, upang tanggapin ang pagbabalik loob ng mga Israelita, lalong-lalo na yung mga nagkakanulo sa kanya, lalong-lalo na yung mga malalakas ang loob na tumalikod sa Diyos at hindi kinikilala ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kabutihan. No? Iba yung nagkakasala ka eh. Kasi nagkakamali ka, alam mo yung kinakailangan mong itama, pero yung sabihin mong, hindi ko kailangan ang Diyos sa aking buhay, dahil komportable na yung posisyon ko dito, ibang usapan na yun. At parang ganito rin yung kamalayan na pumapasok doon sa ating pagtatagpo sa mabuting balita, no? Kay Jesus, sa ating pong Jesus Nazareno at sa nanay ng mga anak ni Zebedeo, no? Si Santiago at Juan. No, pinakikiusapan niya, kung ikaw ay maghahari,
sana naman ilagay mo sa kaliwa at kanan ng aking mga anak. No? Parang mga espesyal na tagabantay. Espesyal na mga tao dahil kasunod sila ng Panginoon. Na para bang ang pag-iisip ay pataasan. Makikilala ka kapag importante ka. Makikilala ka kapag may titulo ka. Makikilala ka kapag malapit ka. At yung pangalan mo ay nailalapit sa mga mahahalagang tao. Para bang sinasabi na ang posisyon sa Diyos ay dala ng ating paghihirap, dala ng ating sariling sipag, sikap at tiyaga. Hindi masamang mga bagay. Sa katunayan, kailangan natin sa buhay yun. Sa katunayan, no, yung mga nagtatrabaho ng lagpas pa sa 8 oras, dapat talaga binibigyan ng nararapat sa kanila. Dapat talaga yung mga matataas ang posisyon na ginagawa ang kanilang trabaho at hindi lang nagpapakyut at pumoporma sa harap ng madla ay dapat kilalanin sa kanilang titulo, dapat kilalanin sa kanilang pagsusumikap. Pero paalala ng Poong Hesus Nazareno, hindi pataasan ng ihi ang buhay. Kung nilalayon nating makaabot sa kaharian ng Diyos, siyang una nararapat lamang ang pagpapakababa at pagsisilbi. Baliktad. Hindi ka maghahanap ng mataas na posisyon. Sa halip, ang ating direksyon ng buhay, ang ating motibasyon ay iyong pagsisilbi at pakikiramay sa kapwa. No, kanina nabanggit ko na ito ay pagpapalalim ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi sa pagpapakababa, nakikilala natin na wala naman talaga tayong karapatang ilagay ang sarili natin na malapit sa Diyos. Ang Diyos ang pumupuesto sa atin. Dala ng Kanyang pag-ibig, inilalapit tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng ating Poong Hesus Nazareno, ang luklukang mga ito ay para sa pinaghandaan ng Ama. Pero kanino ba pinaghandaan ng Ama? Hindi sa iisang tao, hindi sa dadalawang tao, hindi sa may pinakamataas na antas ng pag-aaral, hindi sa pinaka-importanteng tao. Pero sa lahat ng tumanggap ng Kanyang pagmamahal, sa lahat ng nagsumikap magbalik loob sa Kanya, sa lahat ng gumaya ng Kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Kaya malinaw sa ating Poong Hesus Nazareno, ano ang daan patungo sa langit? Pagpapakababa at pagkilala na ang lahat ay nanggagaling sa Diyos. Pag-aalay ng buhay sa ikabubuti hindi lang ng sarili, kundi at unang-una ng kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, lalong-lalo na ang ating komunidad, lalong-lalo na ang ating lipunan at bansa. At ang siyang patuloy na namumuhay dito, kahit pag-aalipusta, kahit paninira, kahit pagpapakababa ang nahahantong sa mundo, ang siyang tanging makatatanggap ng pagiging malapit sa Diyos. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin ang biyaya na sana ay patuloy nating pagsumikapan ang siyang nararapat at mabuti. Hindi para tayo'y makilala, hindi para tayo'y sumikat. Pero unang-una, matanggap natin ang siyang nararapat at nangangailangan. At ikalawa, sa mata ng Diyos, maalala natin tayo'y mahalaga at nagiging matapat sa Kanya.
paano kaya ako magiging karapat-dapat at matapat na tagasunod sa araw na ito? Hindi sa harap ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy nawa namin kayong pagsilbihan. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Habang isinasaisip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay yaong naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos nang may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin awang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, lalong-lalo na ngayon, bukod pa sa lahat ng mga frontliners, health workers, at mga nagsisilbi sa ating lipunan at bayan, ang ating mga kapatid na jeepney driver na nasa transport strike ngayon. Naway sa pamamagitan nito sa isang banda, maunawaan at makamit ng lahat ang kinakailangan mga pagbabago at pag-usad. Subalit sa kabilang banda ay hindi maiiwan at mapakikinggan ang kanilang mga hinaing bilang bahagi ng lipunang nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming mapaglingkuran ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesus Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, lumatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Batid mo rin
sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Paalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalusalo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Itanaway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas, na panatilihin po nating ligtas ang ating bahay dalanginan sa loob po at sa paligid ng simbahan. Kinakailangan pa rin po nating isuot ang ating mga face mask ng maayos. Siguraduhin natatakpan ng maigi ang inyong ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili mula sa kahit anong pagkakasakit bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.